Ayan, okay guys, bali ang natin ngayon, cooking session tayo. Luluto natin yung mga huli natin nung isang araw sa kalatagan. Okay, ito yung mga lapu-lapu natin. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa isang ito eh. Polka dots. Polka dots fish. Polka dots na lapu-lapu. So, ang luto, ito yung pinakamalaki. Lapu-lapu. Ang luto, pesa. Pesa, pisa. Pesa, okay. So, ang wala tayo yung ano, no, pinaghugasan ng bigas, pero okay lang. Madali lang yun. Ang mahalaga dyan yung ano, pampasarap. Itong pechay Tagalog. Okay. So, piprito muna natin siya. Then, maglagay tayo ng bawang, sibuyas, luya. Para dito. Okay? Update na lang mamaya. Kasama natin ito sa video. Ayan, piprito na. Woohoo! Yun lang naman ang benefit pagka pising-pising ka sa huli yung luluto mo. Tikman mo yung huli mo. Okay. Cooking session with fishing team. So, maganda kasi yung tanggalan balat ng luya. Para, sa, kasi sa akin nakain ko rin yung luya and para masarap din yung luya pipit-pitin mo muna bago mo gayasin. Okay. Oops. Kailangan natin yung malaki. So, yan. Ganyan ako mag-ano. Not only for fishing, ganyan din tayo sa cooking. Lasang-lasa natin yung sarap. Okay. Ayan, no. Andiyan pa rin yung marka natin ng fishing. Burn. Hindi mawala eh, no? Sudugtong anong ano. Huling ano bang tawag doon, mama? Protection. So, pag nagpipising ka, nakakalimutan mo, makawang na pala eh. Tumihan natin yung bawang para masarap. Uy! Lapon.
sabi niya lang, pag nagluto ka, lalo na yung mga luya, bawang, para mapalabas ng extract talaga niyan, pitpitin mo muna bago mo gayatin. Yan ang sekreto. Tinuro sa akin yan ng lola ko. Lola ko. Tengo mo isang sibuyas. Pensya na sa aming mumunting kusina. Kusina ni fishing team. I-started guys dito para umiwalay kagad yung balat. Binabasa, binababad sa tubig. Pero okay naman. Can manage pa rin naman. Lugasan mo rin kasi minsan yung mga sibuyas after mo matanggal yung talukap mo, mga itim-itim yan. Not sure tayo kung ano yung bacteria ba yun o ano. Saka guys, ang ano, ang diskarte ng sibuyas, bakit ko hinahati? Yung kalahati niyan, panggisa. Yung kalahati, pagka yung nearly cook na siya, saka ako siya ilalagay. Okay? Then, gasa natin yung gulay. Yan si Mrs. Siya yung nagpiprito. Dahil wala tayong hugas bigas, gagamitan natin ang glutinous powder. Okay. Glutinous powder. Para lang may konting ano, lakot. Para lang papat. Okay. So, tinawin natin sa ubi. Ang koko. Okay. Ano konting lapot lang. Okay.
Ayaw laki eh, okay. Ayaw laki eh. I-open sana namin, kaya lang siyempre may iba naman, pesa naman tayo. Sarap. Lasang fish. Yung papakulan, sarap din eh. Yung malaki. Kaya yung malaki yung minuto namin. Lasang manok pala talaga siya. Pagka pinirito. Kaya guys, huwag nyo ano, huwag nyo ihaw lang si papakul. Pag meron kayong nahuling papakul, prito nyo. Ay, may dog ito nga. Ayan. Okay guys, parako. Parako coffee. Malapit na. Malapit na natin yung matikman ng luto. Ay, meron pa pala rin. Pag nasa kusina kayo, bawat gamit at dalawa naman kayo nagluluto, subas agad para hindi natatampak sa lababo. Best practice yan. Paalat siya. Kung meron niya tayo ng kanin, ano? Sinigit na muna. Yan. Ganyan lang. Gasan kagad ng mga gamit para hindi nagpatambak. Kasi sa pina. Diba nilaki, diba? Oo. Oh. Sarap. Ayan guys, gisa lang. Isa lang natin yung bawang, sibuyas, luya na ginayat natin sa mahinang apoy para lumabas yung extract na. Then after that, kapag naamoy na natin yung bango, ihuhulog natin yung sabaw.
Parang mas naamoy kita eh, kesa sa ginisa. Aba, syempre, suka to. Suka yung naamoy mo. Paumbong. Bango. So, wait lang natin. Tapos, pwede mo na siyang sabawan. Nalagyan mo ng konting paalat, syempre. Sinahid pa, no? Sinahid pa, wala namang ano yan. Wala namang. Hindi naman siya yung type ng siyansi na ano. Pasa. Pasabawan mo na siya. Asa may sabaw? Abot mo sa akin yung sabaw. Konti lang yon. Sige, dagdag-dagdag na lang natin. So, ito yung may galapong or yung giniling na bigas. Bango! Yung kutsara to. So lang. Magiging sauce na may hapit. Oo, okay lang kasi ang dami nating fish. Okay, yan. Nice. So, ngayon, lalakasan na natin yung apoy. Meron na nyo. Hintayin natin gumulo ng konti bago natin ilagay yung isda. Tsaka yung mga gulay. Paminta. Nakpay yung paminta. Lagyan pa ng chili pepper flakes, ha? Talagang kakaiba yung pesa mo niyan. Andiyan ang paminta. Sa may tabi ng rep. Dito, sa tabi ng... Wala ang pamilya. Ano yung paminta? Buo? Kahit ano, basta magkaroon lang ng konting anghang. Actually, yung ibang pesa, hindi naman masyadong komplikado. Hindi naman nilalagyan ng kung ano-ano. Basta tayo, merong konting spice. Diba? Buyan din lang. Huwag na, okay na yan. Kuloyin lang natin ng konti bago natin ilagay yung mga fish natin. O yan, kumukulo na. Kasi naman yung mga dogs natin nakaharang. Wadi at uping. So yan, lalagay na natin yung mga dakulaon, mga fishes. Yan yung malalaking lapu-lapu. So, lalatag na natin sila. Sobrang mo. Ganyan lang naman ang pagluluto. Parang ano lang siya, nagkukuk pa lang. Pag nagluluto pa ka, para kang cook. Tama lang pala yung sabaw natin. Ha? Sakto lang. So, dami ng fish. Dito, yun yung huli natin. Yun yung karami, no? Yeah. So, pwede na rin natin ano, ilagay yung dahon-dahon. Para kasabay na rin yung lasa. Kasi sandali na lang ito eh. Lalantahin lang natin yung mga dahon-dahon. Kasama na rin siya sa ano natin. Masarap yan. Yan, di ko na tinanggal yung medyo may dilaw. Ang mahal ang gulay na yan. Huwag na tayo maging maselan sa mga dahon-dahon. Basta gulay at binili, isama sa luto. Diba? Kasi diba tayo noon na pipiliin pa natin. Kapag medyo magdilaw na.
tinatanggal na. Pero sa panahon ngayon, 80 pesos na ang diesel, 82 pa, 84 sa iba, sa Shell, hindi na tayo pwedeng magpasilan-selan. And, yan, hintayin lang natin malanta yung gulay. Then, tawagin na natin yung mga dogs. Ay, pakain pala sa dogs. Hintayin lang natin malanta yung gulay. Yan na siya. Excited na tayong kumain mamaya. Okay? Salamat. Ayan, bali, ito na po yung ating final presentation. Hindi nyo na masyado makita yung isda kasi ilalim na ng mga dahon-dahon. So, kakainin na namin po sila. Okay? Salamat po sa inyong panonood sa aking munting video at sana matakam ko rin kayo. Salamat! Please like, subscribe, and hit the notification bell para makareceive ng mga bagong contents na aking i-upload. Thank you and God bless!